Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6. Muntik nang mapatili si Diana. Nang pagbukas niya ng pinto ay mabungaran si Max na aktong kakatok. "Hi, good morning." Bati ng binata. Ngiting-ngiting umatras ng ilang hakbang para tuluyan siyang makalabas ng beranda. Agad na napawi ang kanyang pagkagulat. Napalitan ng tila pagtigil ng oras nang mapatitig siya rito. She even held her breath. Napakagwapo ni Max. Tuluyan itong inahit ang well-trimmed bird na nagbibigay ng karakter sa mga panga. Nakangiti ang binata na umabot hanggang sa mga mata na animo ay may mumunting ilaw na nagkikislapan. Napaka-presko pa ng itsura nito. Napansin niya na bagay kay Max ang asul na damit. Tila nagre-reflect ang kulay sa mga mata nito, making it look like the clear blue sky. "Hi," ganting bati ni Diana. Nang makabawi sa pagkawala sa sarili, natulala siya sa binata. And she probably stared at him long enough for him to notice it. Napansin kasi niya na mas nagkaroon ng kinang ang mga mata nito. Hindi tuloy siya makatingin ng diretso sa binata. "Damn, mahilig pa naman itong magbiro. Sana ay huwag siyang tuksuhin. Anong ginagawa mo rito? Nang ganito ka aga, magsisimba ako. So, kung may kailangan ka, maaari bang bumalik?" Natigil siya sa pagsasalita nang iabot ni Max ang isang punpon na orchidyas. Hindi niya iyon napansin na bitbit ng binata. "Ano yan?" tanong niya na tila tinatambol na naman ang dibdib. Parang may halo-halong damdamin na rumaragasa. Isa sa mga damdaming iyon ang excitement. "Bulaklak," tugon ni Max. "Halata ang pagbibiro." "Alam ko, I mean, bakit mo ako binibigyan ng bulaklak?" She cursed herself for stuttering. "Manliligaw ka ba?" Diretsong tanong niya. Muntik na siyang mabunghalit ng tawa nang makita ang naging reaksyon ni Max. Tila hindi inaasahan na itatanong niya ng diretso ang bagay na yon. "Kung oo, may pag-asa ba?" sabi ni Max nang makabawi. Binigyan siya nito ng naghahamong tingin at pilyong ngiti. Siya naman ang hindi agad nakahuma. Madali niyang nasabi na sino man ang magtatangkang manligaw na hanggang pakikipagkaibigan lang ang kaya niyang ibigay. Subalit ngayon, hindi niya mahagilap ang kanyang dila. Para bang na-excite siya sa idea na manliligaw si Max sa kanya. Max? Hey, relax," awat ng binata. "Huwag kang matense. I just realized na hindi pa kita na-welcome sa neighborhood. Yun ang purpose ng bulaklak na to. Actually, dinalhan kita ng mga pananim ng nito, mga wildflower at orchids." Itinuro ng binata ang basket na nasa isang tabi ng beranda. May mga orchids nga yun at iba pang halaman. "Ready na yan. Ikakabit na lang sa mga tuod o kaya sa mga puno. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita riyan. Bukas ikukuha kita ng mga tuod sa bundok." Salamat ha. You are welcome. By the way, kaya rin ako narito ay para isabay ka sa pagpunta sa simbahan. Nabanggit sa akin ni Moy na hindi ka daw lumiliban sa pagsisimba. Noon napansin ni Diana ang kulay beige na Toyota Innova na nakaparada sa gilid ng kalsada. Marahil ay iyon ang saradong garahe sa bahay ni Max. "Ha? Hindi na. Salamat na lang. Marami namang tricycle na bumabiyahi eh. Kung hindi ka sasabay sa akin,
Ako ang sasabay sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Nakataas ang isang kilay na sagot niya. Napakamot naman ang ulo si Max. Salamat sa offer pero bago pa makaisip si Diana, nang maidadahilan ay nasa harap na niya ang binata. Hinawakan nito ang magkabila niyang balikat. Maingat siyang pinatalikod bago maingat ding itinulak papasok sa bahay. Ilagay mo na yan sa base para makaalis na tayo, sabi ni Max. Nasa magkabilang balikat pa rin niya ang mga kamay. Naten si Diana. She was so aware of his hands on her shoulder. Para bang lumilikha yon ng spark. Inuutusan mo ba ako? Hindi nga ako sasabay sa'yo eh. Dahil napatuwid siya ng tindig nang maramdaman ang bahagyang pagpisil ng kamay ni Max sa kanyang balikat. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil may sensasyon na pumapasok sa kanyang katawan. Hindi ka sa akin mananalo, Diana. To her utmost surprise, halos ibinulong na ng binata ang mga salitang iyon dahil malapit na sa kanyang tenga ang bibig nito. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Her stomach is quivered. Lalo siyang na-tense nang mapagtanto na kaunting distansya na lamang ang pagitan nila. Okay, agad na lumayo si Diana. Hindi siya sigurado kung namumula ang kanyang mukha, pero ramdam ang pag-iinit ng mga pisngi. Maupo ka muna riyan. Itinuro niya ang supa bago nagmadaling pumunta sa kusina. Halos habuli niya ang hininga na makalayo sa paningin si Max. Oh God, she said. Bahagyang tinapik-tapik niya ang mga pisngi. The truth was she felt something sexual. Kinalma ni Diana ang sarili. Hindi niya alam kung paano nangyari pero natagpuan na lamang niya ang sarili na nakaupo sa passenger seat ng Innova habang si Max ay bahagyang sumisipul-sipul pa habang nagmamaneho. Noon niya napagtanto na mali pa talaga na makasama ang binata sa loob ng sasakyan na silang dalawa lamang. Hindi siya makahinga ng maayos dahil nga kay Max ang kanyang buong atensyon napupunta. She was so aware of his presence. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. May madadaanan silang pareha na naglalakad. Pamilyar sa kanya ang mga ito na taga San Mateo. Tila magsisimba rin. Nang matapat doon, ay itinigil ni Max ang sasakyan at binuksan ang bintana. Magandang umaga ho, Mang Pedring, Aling Nyena. Magandang umaga rin sa'yo, Max, sabay pang sagot ng pareha. At sa'yo rin, Ineng. Bumati rin si Diana. Nagpalitan ng tingin ang pareha. Bagamat hindi naman yon nang iintriga, mas nanunukso ang dating. Napagkamalan pa yata na may namamagitan sa amin ni Max. Magsisimba ho kayo o pupunta sa bayan? Alinman, halina ho kayo at sumakay na kayo sa amin. Sinulyapan siya ng binata. Tila humihingi ng pasensya na hindi na sila mapagsosolo sa sasakyan. Kung alam lang ni Max na nakahinga pa nga siya ng maluwag dahil doon, hindi naghintay ng sagot ang binata. Agad itong umibis at ipinagbukas ng pinto ang dalawa. Hindi ka pa rin nagbabago, Max. Napakabait mo pa rin. Maya-maya ay sabi ni Aling Nyena. Ilang sandali pa ay nagpatuloy na sila sa pagbabiyahe. Maswerte ka kay Max, Diana. Huwag mo nang pakawalan yan. Muntik na siyang masamid sa narinig. Kuh! Tiyak na pagkakaganda at pagkakagwapo na magiging mga supling ninyo. Sabi ko na nga ba eh. Pinagtiyap ng tadhana na mapunta si Diana sa San Mateo eh. Tuluyan na siyang nasamid. Napabaling kay Max. Ang hudyo na animoy siyang-siya naman sa naririnig. Nang sulyapan siya nito, ay inirapan talaga niya. Eh wala naman pong namamagitan sa amin ni Max, Aling Nyena, Mang Pedrim. Isinabay rin nila ako sa pagpunta sa simbahan. At Diana ho ang pangalan ko, hindi Dina.
Max chuckled. Totoo ang sinabi ni Diana. Wala naman hong namamagitan sa amin pero pwede rin naman hong magkatotoo ang sinabi ninyo. Nahigit ni Diana ang kanyang hininga. Bago pa mapag-isip, ay nahampas na niya ang braso ni Max. Napuno ng kantsawan ang loob ng sasakyan habang hindi niya malaman kung paano pauhupain ang pag-iinit ng buong mukha. Then the realization hit her. Hindi siya na-open sa tuksuhang iyon. In fact, gusto niyang mangiti. It felt as if she was open to possibility of Max and her in a romantic relationship. Makulit ka rin ano? Lahat ba ng gustuhin mo hindi pwedeng hindi mo makukuha? Siguro, spoiled ka noon. Inungusa ni Diana si Max. Magkaharap na sila sa isang restaurant. As usual, tumanggi siya pero mapilit si Max. Hanggang wala na siyang pagpilian, kundi ang pumayag. Masyadong malakas ang convincing power ng binata. Pero, bakit naman siya nakukonvince? Bakit hindi niya matanggihan si Max? Gayong napakadali sa kanya ang umuiwas at umisip ng maidadahilan kapag ganon na may nagyayaya sa kanya. He grind. Sa pagkakatanda ko, hindi naman ako naging spoiled brat noon. Oh well, nakukuha ko pa nga ang mga nagugustuhan ko pero pinaghihirapan ko naman yon. No argument. You are overbearing. Nakaingos pa rin na sabi ni Diana. Persistent more like it. Persistent din mo mukha mo, bulong ni Diana na may kasamang pag-irap. Hindi yun ang pakikipag-argumento. It was more of a joke. Natawa si Max. Maya-maya ay tumikim. Alam mo, cute ka kapag ka umiirap. Kunwari ay kinunutan niya ito ng noo. Ano? Sinasabi ko lang kung anong iniisip ko. Magkaibigan na tayo kaya masanay ka na sa akin. Tsaka, hindi naman ako ganun kakulit ah. Kung makulit man ako, pagtiyagaan mo na lamang ako. Aalis din naman ako eh. Teka, aalis? Kapag ka nagpa-enlist na uli ako, narito lang naman ako dahil sa bakasyon ko eh. Ah, hindi niyo maitindihan kung bakit may bahagi ng kanyang puso ang nalulungkot sa kaalamang aalis din si Max. Inabala niya ang sarili sa pagkain. Si Max ay masiglang nagkukwento. Nakikinig naman siya. Pero hindi niya iniindag ang binata. Sinasagot niya ang mga tanong nito pero sa matipid na paraan. Hanggang sa tumigil si Max sa pagkukwento. He just stared at her. Gustuhin man ni Diana na baliwalain niyon ay hindi magawa dahil tumatagos hanggang mga buto ang tingin nito. Nakatitig ka, sita niya na hindi tumitingin kay Max. Iniwasan niya itong tignan dahil tila nagmamagneto ang kanyang mga mata. Napagmasdan niya kung paano bumuka ang bibig ng binata, kung paano maningkit ang mga mata kapag tumatawa. Gayon din ang mumunting galaw nito. Nananahimik ka kasi. Nabobor ka ba sa company ko? Hindi naman. Wala lang talaga akong maikwento, sagot niya. Oh, baka naman turn off ka sa mga lalaking palakwento tulad ko. Napatingin siya kay Max. Sa una ay akalain na nanunudyo lamang ang binata. Pero nababasa niya sa mga mata nito na interesadong malaman ang sagot sa tanong. Hindi naman siya nata-turn off sa mga lalaking palakwento. Bagamat si Carlos ay nasa serious side. Speaking of Carlos, hindi na ito pumapasok sa isip ni Diana. Ang mga oras na ginugugol niya dati sa pag-iisip sa naging kabiguan ay inaagaw na ni Max. She was thinking of Max and everything about him. Kagabi nga ay ang ambinata ang laman ng kanyang isip. Huwag mo nang sagutin ang tanong ko kung hindi ka komportable. Tell me something, Diana. Kahit ano lang, tumikim siya. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Narinig ko na ikaw ang nagpatayo ng irigasyon na ginagamit ngayon ng mga magsasaka rito.
pati na yung actually, marami-rami na rin akong narinig tungkol sa pagiging mabait mo. They respect you and at the same time, they fear you. No wonder, safe na safe ang bahay mo. Walang nagtatangkang pasukin ang properties mo. Yun, pumalatak si Max. Kaya naman pala magsalita ng mahaba-haba eh. Imbis na mapikon, ay napairap na lamang si Diana. And she could not hide her smile para kasing tumama sa loto ang ekspresyon ni Max. Hoy, huwag kang umiksena riyan. Pinagtitinginan tayo oh. Nakakahiya kang kasama. Kunwari ay si Tania. Oo, may mga tumitingin sa kanila. Pero iyon ay dahil kay Max. Either nakilala lamang si Max o sadyang natatawag ang atensyon ng mga tao ang presensya ng binata. The answer must be the later. Dahil mga babae ang mga tumitingin kay Max at hindi lamang basta sumusulyap, napapako ang mga mata kay Max. He shackled. Maganda ang dating niyo sa kanyang tenga. Lalaking lalaki. Ikaw! Nagte-trespassing ka diba sa property ko? At sa dinig ko, hindi na mabilang ang mga pagkakataon na tumatambay ka ron, sagot nito. Sorry. Nagagandahan kasi ako sa treehouse mo. Isa pa, naririnig ko nga na mabait ka. So, inisip ko na lang na walang magagalit sa akin. Siguro naman hindi mo yun ikagagalit. Narinig mo mabait ako? Narinig mo na rin ba na gwapo ako? Nakataas ang sulok ng labi ni Max sa panunokso. She is struggled. Oo, narinig ko na rin ang mga bagay na yon. Aniya sa kaswal na tinig. And, anong end? Tinapik ni Max ang haba nito at exaggerated na nagpapogi. Totoo naman hindi ba? Gwapo naman talaga ako. Mabuti na lamang at walang laman ang kanyang bibig kung hindi ay maibubugayo ni Diana. Automatic ang kanyang pagtawa sa ginagawa ng binata. Hindi pa siya matitigil sa pagtawa kung hindi lang napansin na nakatitignan si Max sa kanya. There was a contented smile on his lip. Tumikim siya at sinaway ang sarili. But damn, she felt good for laughing. Akala ni Diana ay nalimutan na niya kung paano ang tumawa. Hindi pa pala. At gusto niyang ulitin. She had missed the light feeling. Thank you, Max. Thank you for making me smile and for making me laugh. Matagal-tagal ko na rin tong hindi nagagawa eh. I didn't realize it felt this good. Hey, Max, pare! May sorpresa kami ni Moy sa'yo, ani ni Milan. Huling gabi na yon, ng pagbabalot nila ng school supply, nakunwari si Diana na abala sa kanyang cellphone. Pero nakikinig siya sa mga ito. Yeah, hindi sila magkatabi ni Max kanina. Pero ang hudyo ay naisipan na naman yatang pagkatuwaan siya. Panay ang dikit nito sa kanya. Piling yata ay close na sila. Kung sa bagay, madalas na silang magsama ni Max. Maraming ginagawa ang binata na napapangiti sa kanya. Hindi na nga nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Madalas ay natatagpuan na lamang niya ang sarili na humahalakhak sa mga joke ni Max. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa nararamdaman niya kapag ka naiisip si Carlos at ang nangyari sa kanila. Wala na ang tila pagpisil sa kanyang puso, yung nakakadepress na lungkot, bagamat naroon pa rin ang panghihinayang na hindi nagkakaroon ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Dumadalang na ang pagpasok ni Carlo sa kanyang isip. Nawawala na rin ang mga gabing ginugugol sa pag-iisip sa dating kasintahan. Paunti-unti ay nagtatanong si Max ng tungkol kay Carlos at nagagawa niyang sumagot. Nagagawa niyang magkwento na walang pait at sakit sa dibdib. It felt as if she had already moved on. Bakit parang gusto kong kabahan sa klase ng ngiti mo? Nagdududang tanong ni Max kay Moira. Basta, ani ni Moira. Bago tinungo ang DVD player, nagsalang ito ng tape na hindi alam ni Diana kung saan galing. Kinakabahan talaga ako dyan sa palitan ninyo.
namangisi ni Milan. Komento pa ni Max. Kakunwan ay mahinang sinikusiya para kunin ang kanyang atensyon. Ano sa tingin mo? Nagibit-balikat lang si Diana. Sinulya pa niya ang TV monitor. Curious kung anong pelikula ang isasalang ni Moira. Napakunot noo siya sa nakita. Pagkatapos ay malakas na natawa. Upon seeing her reaction, tinignan din ni Max ang TV screen. What the hell was that? Nahihindik na bulalas ng binata bago inagaw kay Milan ang remote control. Nang hindi makuha ang remote control, ay nilapitan na ni Max ang TV at iniharang doon ang sarili habang nakabukas ang TV. Ngunit ibinuka pa rin ni Max ang kamay para matakpan yon ni Milan. Ikaw ba yun, Max? Nagpipigil ng tawa na tanong ni Diana. On the screen was a picture of Max during his younger years. A tiny boy with jollog's hair and trunks. Sa ganda ng katawan ni Max, sino ang mag-aakala na patpatin ito noon? Ang lakas ng loob mong magpa-picture ng ganun, ha? Pambubuska niya sa ikipinapula ng mukha ni Max. Umabot yata sa dulo ng tenga ang pamumula at cute na cute itong tignan. Imagine, marunong pala itong mag-blush. Sumimangot si Max. Doon, hindi na kontrol ni Diana ang paghalakhak. Sinabayan pa yon ng mataginting na halakhak mula sa magkasintahan. Max pare, huwag kang killjoy dyan. Alis dyan! Umalis ka dyan nang makita ni Diana ang iba pang embarrassing photos mo. Ngumisi si Milan. Nanlaki ang mga mata ni Max. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo sa akin yon. You are embarrassing me, Milan. Ha? Humanda ka lang sa ganti ko. Nagmamarakulyong sabi nito. Sus, ayaw mo nun? Napatawa mo si Diana nang walang ka-effort-effort. Sabi naman ni Moira, dapat nga magpasalamat ka pa eh. Kaya bigyan mo siya ng bulaklak tuwing umaga. Ipakita mo na lamang sa kanya ang mga sinauna mong litrato at siguradong hahagalpak siya ng tawa. Nakaramdam si Diana ng pamumula ng mga pisngi sa paghahabanggit sa kanyang pangalan. Lalo pa. At tumingin sa kanya si Max. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Moira na tuwing umaga ay dinadalan siya ni Max ng pananim na orchids. Pero ginawa nga yun ni Max. Ito pa ang nagdidikit niyon sa tuod. Hoy Moira, para sa kaalaman mo, may bayad ng mga orchidyas na yun, ha? Sinisingil niya ako ng merienda. Aniya sabay ingos kay Max. Weh, sabad naman ni Milan. Sinisingil ka? Naglalambing ka mo siya sa'yo. Muntik na siyang masamid sa sinabi ni Milan. Si Max ay ngumisi. Parang bata kasi ito kapag ka umuungot ng merienda. Nakesyo na pagod ito sa pag-akyat sa puno. Para lang daw doon. At kung ano-ano pang dahilan. Gusto mo bang makita ang iba pang mga pictures, Diana? Tanong ni Max. Nagkibit-balikat siya. Sige, mabuti yon. Si Max ang naging sentro ng panunukso. Max rolled his eyes. Hindi alam ni Diana. Na cute din naman pala ang binata. Kapag ka umaakto ng ganon. O sige, hayan. Enjoy your soul. Nagdadabog na umalis si Max at naupo sa tabi niya. Gamit ang remote control, ay pinindot uli ni Milan ang play button. Hindi pa man nagsisimula ang slideshow, ay natawa na naman si Diana. Tinakpan kasi ni Max na mga kamay ang mukha nito. Such childlike act. The next picture of Max wearing a skirt and sporting heavy makeup. Pigil na pigil si Diana na huwag mapabungisngis. Pero hindi niya yon mapigilan. Oh God! Nahihindik na wika ng binata nang sumilip sa pagitan ng mga daliri. Nung school play yan, natalo ako sa isang pustahan at ang pagtanggap ng role na babae ang consequence ko. Paliwanag nito. Mapapatay kita, Milan. Hoy, mahilig ka rin naman mag-play prank sa amin, ah, ani ni Milan. Pasalamat ka nga at hindi ko isinama dyan yung first year UP oblation run mo.
Max's eyes dilated in horror. Why? Thank you for not including that particular picture, ha? You are the best friend in the whole wide world. Sarkastiko nitong sabi. Hindi na maipinta ang mukha sa sobrang pagsimangot. Pakiramdam ni Diana ay maninigas na ang kanyang tiyan sa katatawa. Yap, Diana. Nag-UPI yan para lang makaranas ng oblation run. Pagkatapos ng first sem, ayun, lumipat na sa military school, ani ni Moira. Muli siyang napabungis-ngis. Naisip kasi niya ang unang larawan ni Max. Hindi naman siguro mangangahas ang binata na mag-oblation run at ilantad ang sarili kung ganun pa rin ang katawan nito. Kinalabit siya ni Max. Alam ko yang tumatakbo sa isip mo, sabi nito. Sa pagkasupresa niya ay wala na ang pagkapahiya sa mukha ng binata. Sa halip, ang naroon ay ang panunukso sa kislap ng kapilyuhan. Inumusa niya si Max. Ngunit nagiinit na naman ang kanyang mga pisngi. Sa pagdaan ng mga araw ay lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Oftentimes, she just found herself sadly staring at him. Parang kabisado na nga niya ang bawat guhit ng anggulo ng mukha nito. Minsan, ay nahuhuli siya ni Max. Salamat na lamang. At hindi siya tinutukso. Ngumingiti lang. Yun nga lang, nakakapag-init pa rin ng mga pisngi ang ngiti nito. Because it was a knowing smile. At dito na po nagtatapos ang chapter 6 ng aking kwento. Muli po, isang maraming maraming salamat po sa inyong lahat.